Alright, so welcome back to my YouTube channel, then CJ Accounting Lectures, or CJ Formaran here, at magdi-discuss ng about sa partnership formation. So last time, yung mga diniscuss natin dun sa video lecture is all about the partnership introduction, no? So introduction to partnership. Ngayon, ang pag-uusapan natin, kapag kayo ay bubuo na ng partnership, paano nyo ito gagawin? At anong mga accounting consideration na kailangang isa alang-alang? Okay, kaya naman, huwag na nating tapatagalin at simulan na natin ang discussion. Yan ha. Okay. So, unang-una sa lahat, magpasalamat muna tayo sa ating reference material na ginamit. The Book of Financial Accounting and Reporting Part 2, Partnership and Corporation Accounting 2019 Edition ni Sir Reyno. Yan ha. And Sir Florencio. And then of course, para dun sa ating mga photos na ginamit to enhance our presentation, the google.com. Yan ha. So, pag-usapan na natin itong partnership formation na to, 'di ba? Pag sinabi natin partnership formation, so nagkaroon na kayo ng agreement ng partner, 'di ba? Meron na kayong articles of co-partnership, o di kaya naman verbal lang usapan kung masyadong maliit lang yung business na ipuput up. Okay, so ang tanong eh paano ba yung ganito? Okay, meron ba siyang kaibahan sa accounting for the sole proprietorship? Okay. Actually, yung pag-account dun sa business, yung mga transaction katulad ng sales, payment of expenses, acquisition of PPE, and so on and so forth, pareho lang din naman. It's just that, okay, pagdating sa partnership, the more na mas marami yung partner, the more na mas marami yung capital account. Okay? Unlike sa sole proprietorship, na iisa lang, di ba, yung sole proprietor. At normally, ang ginagamit is the surname. So for example, Formaran Capital, di yun. Okay? Ngayon, dumadami yung capital account na yon, including the drawing account, sa pagdami rin ng mga partners. Okay? So, basically, pag pinakita mo siya, yun yung makikita mo dun sa financial statements. Okay? Mas maraming capital account. Okay? So, ngayon, ano-ano ba yung mga types of partnership formation? Okay? By the way, itong types of partnership formation, ano lang siya, i-discuss natin yung details niya dito sa part 2. Okay, ng ating video lecture. Kasi ang pag-uusapan natin dito sa part 1 is how to account in general for the contribution. Pero for the sake ng knowledge and information, okay, pakita muna natin dito ano yung mga dadaanan nating topic din, ano, yung types of partnership formation. Yan. Okay, sige, tingnan mo muna yung nasa screen. And then mag-annotate tayo. Yan. Okay, partnership formation. Ngayon, pag partnership formation, pwede kasing ganito. Two or more single persons, ibig sabihin wala silang existing business, 'di ba? Hindi mo ibig sabihin single ay ano ha, walang relationship, okay? Kidding aside, okay. Ito yung wala talaga silang business at all, and then they decided to put up a business, tapos partnership ka agad. Okay? So without existing business, so pwedeng ganun. So definitely kapag ganun ang gagawin, magamit kayo ng panibagong book of accounts. Okay? Ang tawag ay partnership books. Yan, yung journal, ledger. Okay? Kasi nga, bagong business, wala namang existing business yung at least dalawang partner na nag-combine or pwedeng two or more, di ba? So, panibagong books ang gagamitin. Yun, madali lang yung accounting for that. Okay? Ngayon, ang medyo ano dito is kapag itong merong existing na, okay, may existing na business, which is a sole proprietorship business. And then, yung ibang kapartner naman ay walang existing business. Okay, so pwedeng isang sole proprietor, tapos the rest ng mga ia-admit na partner ay mga wala talagang existing business. Yan, okay. And then, paano kapag ganito? So, pwedeng halimbawa, mapag-decidean ng mga partner or they will be agreeing that the existing book of the sole proprietor will be used by the partnership. Ganun yung pwede mangyari. Or pwedeng magbukas ng panibagong libro. Di ba? So, panibagong libro na, new beginning, kumbaga. Okay, so pwedeng yung existing na sole proprietorship book ang gagamitin, tapos ipapasok na lang yung contribution ng mga additional partner, o di kaya naman, di ba, panibagong libro. Na kung saan, yung libro ng sole proprietorship na ita-transfer na sa partnership, 'di ba? Ay i-close na. Okay, at ang pag sinabi nating closing, yung zero out na natin, yung mga dapat i-zero out, and then yung mga
accounts na pwedeng ma-forward katulad ng assets, liabilities, and equity, 'di ba? Can now be transferred dun sa new book. So ganun yung mangyayari. Don't worry kasi i-discuss natin yan in details dun sa part 2. Okay. So ganun ang scenario ha. Yung unang scenario, pwedeng walang existing business tapos nagpunta up ng partnership. So definitely gagamit ng bagong libro or book of accounts. Okay. And then ito naman, may sole proprietor, 'di ba? And then the rest ay no existing business. So sabi ko nga, pwedeng yung old book ng sole proprietor ang gamitin o di kaya naman panibagong partnership books na. New beginning, kumbaga. Okay, and then, ito naman, pwede itong merong mga existing business na talaga yung sole proprietor na magiging mag-partner na. Okay, pwedeng ginagawa nila ito para ma-avoid yung competition, di ba? Parang combined force na sila. Yan ha. So pwede rito na at least may dalawang sole proprietor na magiging partner and then they will combine their business. Yan. Okay? And then pwede rin na merong mga partner na non-existing ang or wala pa silang business. Okay? Or without existing business. Basta at least may dalawang sole proprietor na magsasama and then magiging partner sila. Okay? So paano naman kapag ganon? Halimbawa, si A and si B, pareho silang may existing business, di ba? So again, the partnership can agree na pwedeng yung book ni A ang gamitin, okay, o kaya book ni B, or panibagong libro ng partnership ang gagamitin. Pwede naman yun, walang problema. So katulad din ng nabanggit ko rito sa with existing sole proprietorship, kung gagamitin yung kay A, edi i-update yung mga values nun depending on the agreed value. Di ba? Napag-agreehan ng partnership. Kasi sabi nga natin, dito sa partnership, ang number one priority talaga is based on the agreement of the partner. Okay, based on the consent of the partner. Consent of all the partners. Yan. So pwede yung kay A ang gamitin, i-update yung amounts, di ba? And then what will happen dun sa libro ni B? So pwede muna niyang i-update yon based sa napag-usapan and then i-transfer na niya kay A. Okay, so i-close niya dun sa libro niya kay B, ililipat na niya kay A kasi kung yung kay A ang gagamitin. And then kung kay B naman ang gagamitin, ganun din, i-update lang ni B yung kanyang records based sa napag-agreehan. And then yung kay A, anong gagawin? Diba? Ililipat yung kay A, papunta kay B. Pero syempre, i-update muna ni A para paglipat kay B, updated na. Diba? O di kaya naman, sabi ko nga, new life, panibagong partnership books, okay, i-close yung kay A and B after nilang i-update ang value and then ilipat na dun sa bagong partnership book. Okay, so ganun yung mga scenario na may encounter natin pagdating dun sa usapan ni accounting for partnership formation. Okay, sabi ko nga yung details ito pag-uusapan natin dun sa part 2 or sa kasunod na video lecture. For now, ang pag-usapan muna natin ay yung basic na paano ba mag-account. Okay, o paano ba ang accounting or paano ba ang journalizing or recording kapag nag-contribute na yung mga partners. At sabi nga natin, ang contribution ng partners can be in the form of money, property, or industry. O kaya naman yung lahat ng yun sa isang partner, pwede rin naman. Or a combination. Walang problema doon. Okay, so sabi nga natin, yan. Diba? So yung mga partners can invest cash. Diba? O kaya naman, they can invest non-cash. Or katulad ng property, like inventory, property, plant, and equipment, katulad ng lupa, building, company vehicle, etc. Ganyan. Okay? Or pwede naman a combination of cash, okay, and property. Wala namang problema. And then, of course, hindi natin makakalimutan yung contribution ng technical know-how or skills na tinatawag nating industry. Ang tanong, paano ba yan ire-record pag nagbigay sila ng pera o kaya mga property other than pera at saka industry? Okay, at itong portion na to, madali lang naman to, kaya don't worry. Okay, simulan na natin sa accounting for cash contribution. Yan. Okay, so hindi ka masyadong mahihirapan dito sa accounting for cash contribution kasi kung ano yung kinontribute nilang pera, okay, based lang sa face value, yun lang yung ire-record mo. 'Di ba? Hindi naman pwedeng agreed value, 'di ba? Uy, ang i-donate, ang i-contribute mo 100,000, gawin nating 200,000. Abay, hindi pwede 'yon at yun ay fraudulent transaction at non-existing 'yon. Okay? So kaya sinabi natin kung magkano man 'yung ibibigay ng partners, 'di ba? Ay di naka-face value kung ano 'yung value talaga kaya nga tinawag na
face value. Okay? So, ano yung value ng pera? So, paano natin i-account yon? Magbigay tayo ng example. Diba? Example, ganito. Si Jake Lagos and si Heaven Murto form a partnership business named Bagsakan Salon. Okay? So, both contributed the cash amounting to 100,000 and 300,000 respectively. Okay? Assuming ha, okay, na itong si Lagos at saka si Heaven ay parehong walang existing business at gagamit sila ng panibagong libro, partnership book. Okay? So, yun yung assumption natin dito. Kaya naman, nadidiscuss na rin dito yung scenario 1 na kung saan two or more partners nag-combine na walang existing business. So, ganito lang basically din yung magiging recording nun. Okay, punta tayo. Magkano kinontribute ni Lagos? 100,000. Di ba? Mag-annotate tayo para mas maintindihan. Ito. Okay. And then, magkano kinontribute ni Heaven? 300,000. Okay. So, sabi nga, face value amount. Okay. So, kung magkano kinontribute, di yun ang i-record. Okay, so assuming January 1 nagsimula, 2021, okay, with debit cash, 400,000. Bakit naging 400,000? Combination na ng dalawa. And then credit, Lagos Capital, 100,000 and Murto Capital, 300,000. Okay, ngayon kung mapapansin mo, naka-compound entry. Wala namang problema kung gusto mong paghiwalayin or maging single entry. Okay, so pwedeng halimbawa, debit cash, 100,000, and then credit Lagos Capital, 100,000. So kita mo talaga doon sa una pa lang kung magkano kinontribute. And then another entry, which is debit cash, 300,000, and then debit credit Murto Capital, 300,000. So kita mo na kaagad din doon kung magkano yung capitalization ni Lagos at saka ni Murto. So pwede rin naman na naka-compound. So gets na rin naman yan. Okay, kung magkano ang kinontribute nila. And ganun lang po siya kadali kapag cash contribution. Kakaintindihan po? Yan. Okay. So, ito pare-pareho ha, 'di ba? Kung may existing business, kung walang existing business, pare-pareho 'yan. Ganyan ang entry kapag cash ang kinontribute dun sa partnership. Paano naman kapag ang kinontribute ay cash? Okay. At saka property other than cash. Okay, so sa cash wala na tayong problema kasi face value, 'di ba? May concern lang tayo ay pagdating dito sa property contribution kasi 'di ba, yung value ng property na i-contribute technically ay naka-depreciated value 'yan kung hindi land, 'di ba? Depreciated value or book value na tinatawag. Okay. So ang number one na ipaprioritize lagi dito is the agreed value. Pag pinag-usapan natin yung property contribution. And normally, yung agreed value naman na hindi basta kung ano lang yung naisip nilang amount. Siyempre, may basis din yung agreed value. Diba? Hindi yung basta tumingin lang sa langit tapos inisip, ay ganito value na. Hindi. May basis pa rin kung magkano yung napag-agree ang value. In which, pwede yung halimbawa, fair market value or kung magkano yung magkano na ang kalakaran sa merkado o sa market kung magkano na bibili. Kung lupa naman yan, pwedeng sa assessment, di ba? Sa city office o sa city assessment, pwedeng ganun. Okay? As long as merong fair basis yung agreed value. Okay? Bago ipasok dun sa partnership book. Okay, tingnan natin sa pamamagitan ng example. Okay. Sabi dito, si Dexter Pogi daw at saka si Ella Campos form a partnership business. Okay. Ito yung kinontribute ni Dexter. Si Dexter nag-contribute ng cash amounting to 500,000. Ito, wala tayong problema. Face value. Okay. And then nag-contribute siya ng furniture. Okay. Itong furniture na to, the book value or the remaining value na lang niya, okay, is 150,000 after depreciation. Diba? While sa merkado or sa market, mabibili mo naman siya ng 200,000. So, dalawang value yung ibinigay. Okay. So, punta naman tayo kay Ella. Si Ella nag-contribute ng pera, which is 500,000 also, and then delivery van. Ngayon, itong delivery van, okay, ay may book value na 1 million, pero sa merkado, okay, ay mabibili pa ng 1.5 million. Yan. So, wala tayong problema sa cash. Pero pagdating dun sa mga non-cash property, katulad ni furniture and delivery van,
ano ba ang gagamitin natin? Is it the book value? Okay? Or is it the fair market value or the agreed value of the partnership? Or the partner, sorry. Okay, the answer is we will be using the fair market value, which is the agreed value of the partners. Okay? Kasi ang logic natin dito is that yung book value kasi, which is may depreciation na naka-apply, di ba? Ay, hindi naman kailangang i-cover or maging burden yon on the part of the other partners kasi nagkaroon ng ganyang value dun sa panahon na yung tao ay either sole proprietor pa lang or personal property niya yon. So, hindi naman appropriate na yun ang maging value nung isasama mo na siya sa partnership. Siyempre, nakabase pa rin tayo dun sa napag-agrihan. Okay, just to be fair with the partners. And sabi ko nga, itong agreed value na to ay hindi pwedeng walang basis. Okay, hindi basta naisip lang nila nalagyan ng 200,000 yung furniture o di kaya naman yung delivery van ay bigyan ng 1.5 million. Hindi yun ganon. May basis pa rin siya. At ang pinakamalapit ay kung magkano ang kalakaran sa market. Okay? Oh, let's now proceed with the journal entry. Yeah. Okay. Pagdating sa journal entry class, okay, assuming ha, new partnership book ang gagamitin, again, pwedeng single entry, okay, at saka pwede rin namang naka-compound. Wala namang problema kasi it will give us the same amount of the contribution, including the capital. Okay, so assuming January 1, 2021, nag-contribute na yung dalawa. Diba? So si Dexter nag-contribute ng cash, 500,000, and then furniture, 200,000. Mag-annotate tayo. Yan. Ito. Okay. The total contribution that was made by Pogi Capital, okay, or by Dexter is 700,000. Walang problema. Okay? At kung mapapansin mo, ang ginamit is the, yan, the fair market value or the agreed value. Yan ha? And not the book value. Okay, kasunod. On the part of Ella, di ba, nag-contribute ng cash, 500,000, and then delivery van, 1.5 million. So again, ang ginamit natin is the fair market value and not the book value. Okay, so the total contribution of Campos is 2 million. So si Ella Campos ay 2 million ang kinontribute. So makikita mo na dito, ito ang capital contribution nila. Ngayon, pwede mo rin namang i-compound entry. Wala namang problema dito. Okay. So, ito, pinagsama lang yung mga amounts. Katulad ng cash, di ba? 500,000 and 500,000. But still, you derive with the same capital amounts. Okay? So, at least, kakaintindihan tayo, ha? Agreed value or fair market value. Okay. So, siguro, kung halimbawa, walang binigay sa problem, di ba? At ang binigay lang ay book value. Walang sinabing agreed, walang sinabing fair market value. Ay di yun yung gagamitin mo. Alam ka naman gumamit ka ng iba, saan mo kukuhain? Okay? So pag ganun, it is assumed that the book value is already the agreed value. Kung wala namang ibang available na amounts. Okay? Yun naman ay common sense, di ba? Okay, important note. Di ba? Nabanggit na nga natin. O, mag-annotate tayo. Yung una, nabanggit na natin, for non-cash asset, katulad halimbawa ng inventory, land, building, o kung ano mang mga property, okay, use the agreed value. Okay, at ang pinakamalapit is the fair market value kung yun ang binigay sa problem. Okay, pwedeng ganito, class. Halimbawa, ang binigay ay may agreed value, tapos may fair market value pa, at saka may book value. Ang tanong ay, alin doon ang gagamitin mo? Siyempre, sabi natin, yung agreed value. Kasi yun ang importante pagdating sa partnership, kung anong napag-agrihan. Okay? Assuming na yung agreed value ay fair talaga yon ang pagka-determine. Okay? So kung wala naman, fair market value. Diba? Yun. Okay. Ngayon, meron pa rin itong importanteng sinabi. Paano ko pag halimbawa yung isang partner, okay, halimbawa ako, ikaw na nakikinig, magpa-partnership tayo, magbubuo tayo ng partnership. Meron akong kinontribute halimbawa na lupa. Okay, sa akin naman yon. The problem is, naka-mortgage ba siya? Ano ibig sabihin nun? Pumasok yung, alimbawa, yung business ko ako in a mortgage payable na kung saan kinolateral ko yung lupa sa banko. Diba? So, naka-collateral. Ngayon, pag i-donate ko or i-contribute ko sa partnership,
kocontribute ko sa partnership yung lupa, ano ba ang magiging value? Tapos may nakakabit pa sa kanyang mortgage payable. Diba? Or yung tinatawag nating encumbrance. Diba? May nakakabit na utang. Kapag ganun, class, okay, i-assume na rin na partnership yung payable na yun o yung pagkakautang. Kasi yan naman ay napag-agrihan ng partner, eh, diba? Na bago i-contribute, sasabihin ng partner, ay, kasi ito, ano eh, naka-mortgage kasi ito sa banko, eh, naka-collateral. Okay lang ba yun? Ha, na pati yung liability ay i-assume na rin ng partnership. Kung napag-agrihan ng partnership na, oo, oh, ay di walang problema, ipasok mo sa libro ng partnership. Yun yung sinasabi dito na when a property is subject to encumbrance, okay, and is contributed to the partnership assumes the responsibility for such liability. Okay? Kung yun ang napag-agrihan ng partnership, syempre. Diba? And then the property shall still be recorded at fair value or agreed value while the capital account, okay, at fair value net of the liability. Anong ibig sabihin nung ganun? Okay, ipaliwanag natin through example. Okay. Halimbawa, the fair value of the land invested by Akira Assis on the partnership ay 1.5 million. Okay? So ang magko-contribute siya ng lupa and then 1.5 million ang fair value. Okay? But subject to encumbrance or mortgage amounting to 500,000. So ibig sabihin, may portion ng liability na kung saan naka-collateral yung lupa, yan, parang ganyan. Ito na may basic example lang ano. Okay, tapos may 500,000 liability sa Akira. Okay, ang tanong ay ia-assume ba 'yon ng partnership? Yes, ia-assume din siya ng partnership. So paano ang magiging entry? Okay. Of course, the partnership will be debiting the land at what amount? 1.5 million. Yan, okay? And then sabi nga natin, dahil ia-assume yung liability at ipapasok na siya sa partnership, therefore, we will credit the liability. So for example, dito, mortgage payable amounting to 500,000. Okay? And then yung sinasabing the remaining balance, 'di ba? The fair value while the capital account is net of the liability, o ay di ito na lang ang magiging neto, 1 million. 'Di ba? Kasi yung 500,000 ay utang at inassume na ng partnership at babayaran niyo ng partnership dahil yun ang napag-agrihan po nila. Okay? So yung kay Assis Capital instead of 1.5 million, 1 million na lang. Kasi net of the liability. Okay? Nagkakaintindihan? So ganun lang yung gustong sabihin dito sa statement na to that when the property is subject to encumbrance. Okay? At napag-agrihan ng partner na ia-assume ng partnership, therefore ipapasok mo rin siya sa partnership. Okay? So last, okay? Paano naman i-account ang industry? May debit credit ba ito? Paano mo pepresyohan ang technical know-how, ang industry, ang skills, 'di ba? Ang tanong ay meron ba itong debit and credit sa general journal? Ang sagot, okay. Ang sagot is wala. Okay, hindi siya formal na debit and credit, but rather ang gagamitin po natin ay ano daw? Mag-annotate tayo. Memorandum entry. Memo entry. Okay, only in the general ledger of the partnership. O kaya naman, kung gustong ilagay ng partnership sa general journal, pwede naman yun. Pero naka-statement. Di ba naka-memo entry? Walang typical na debit and credit. Kasi hindi mo naman kayang presyuhan yung technical know-how. Okay? So pwede mong ilagay sa journal, pwede mong ilagay sa ledger, pwede pareho, walang problema dun. Basta naka-note, yun ang importante. Naka-memo entry para hindi makalimutan. Okay? Example, Danisco is admitted in the partnership. Tapos napag-agrihan ang i-contribute niya ay skills or technical know-how or mas kilala natin bilang industry. Okay. Yung pag-admit sa kanya ng partnership, paano yun ire-record? So pwede mo ngang i-record sa journal, pwedeng sa ledger, pwedeng both. Wala naman problema. Okay. Assuming ganito yung itsura ng ledger, alternative sa ito kasi T-account, so alternative, ganito lang yung ilalagay. Example, ganito. Danisco is admitted as an industrial partner. So malinaw na doon na makikita na ang i-contribute lang niya ay industry at walang property or cash. Okay? With the 20% share in the partnership profit. So meron daw siyang share sa profit na 20%. Ganun lang kasimple. Naka-memorandum entry.
Okay, so ganun po mag-account ng mga contribution, money or cash, and then yung cash and combination of property, and then industry. Okay, so ganyan po ang mangyayari. Halimbawa naman, assuming si Dennis is capitalist industrial, so nag-contribute siya ng money and property at saka industry. Okay, kapag ganun, edi ino-note din yung on the part or naka-memo entry din on the part of her as capitalist industrial o yung part ng industrial partner. Pero yung kinontribute niya as capitalist, edi may debit and credit pa rin yun sa journal. Katulad din nung na-mention natin kanina. Pag cash, face value. Kapag other than cash or property, agreed value or fair market value. Okay? Yeah. So, yung kasunod na video lecture natin, i-discuss natin yung details dito. For the meantime, hanggang dito na lang muna yung video lecture na to. And again, thank you very much for supporting my YouTube channel na meron ng 10,000 or more than 10,000 YouTube subscribers. Okay, so again, maraming salamat sa pakikinig. And of course, God bless us all.